Ikaw ba ay may plano na magpatayo ng bahay pero hindi mo alam kung paano ito umpisan o kung sino-sino ang dapat mong kausapin? In this video, pag-uusapan natin kung sino-sino ang dapat mong kausapin at kung ano-ano ang dapat mong gawin para makapagsimula ka na sa plano mong magpatayo ng bahay. I will be doing a step-by-step video para may guide ka sa mga dapat mong gawin or kausapin. Huwag kang mag-alala, hindi naman budget ang pag-uusapan natin dito. So sit back, relax, and enjoy! Balak mo na bang magpatayo ng bahay pero hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa? Sa tuwing mapag-uusapan ng pagpapatayo ng bahay, ang unang itatanong sa'yo ay may plano ka na ba? May plano at may design ka na ba ng pinapangarap mong home sweet home? Siyempre, parang sa buhay lang yan. Kung wala kang plano ng pupuntahan mo, paano mo ito mararating? So kung wala ka pang plano o design ng bahay ng gusto mo, ang una mong gagawin ay kausapin ang taong ang trabaho niya ay ang magplano at mag-design ng bahay. At yan ay walang iba kundi ang arkitekto. So lingit sa kaalaman ng iba, ang arkitekto ay ang first step in the design process of a house or any human dwelling for that matter. By the way, for those who are planning to put up a restaurant, a boutique shop, or any commercial space, I will be doing a separate video for that. So please make sure that you subscribe to this channel and click the notification bell to keep you up to date. But for the meantime, on this video, I will be focusing on houses or any residential project. So going back. So lingit sa kaalaman ng iba, ang arkitekto ay ang first step in the design process of a house or any human dwelling for that matter. Step 1. Get an architect. Architect, hindi naman lahat may kakilalang arkitekto. So, paano na? I suggest you ask family and friends first for referrals. Kung wala, the next option is you join a Facebook group that includes architects and put a shoutout there. Lagyan mo na lang ng looking for or LF para dun sa mga millennials. Looking for architect to design a house? Ganun lang kasimple, and I'm sure a lot of people will flood your comment box. I will also put down the links on the descriptions below. Madaming architects dyan, to be honest. Pero how will you choose one? Well, to choose an architect, it's entirely up to you. I suggest that you go with someone that you really feel good about. Yung feeling mong legit at hindi ka lulokohin. Kasi parang pag-ibig lang yan, ayaw mong masaktan sa huli. It's better to check out their credentials if they are the right fit or really fit for the plans for your house. My tip would be if you could do a background check of the architect just to be sure. I mean, it won't hurt if you ask for proper identification, right? Gusto ko lang din na secured kayo before transacting with that person. Remember, having an architect will mean that you will have this interpersonal, professional relationship with that person. They will be like your doctor or your lawyer. Professional din sila. Architects are consultants. He or she will be your personal consultant throughout this whole process. So choose wisely. Step 2. Plan with your architect. So may napili ka ng arkitekto na magde-design ng bahay mo. This will be the start of your consultation phase or sa aming mga arkitekto, this is what we call the pre-design stage. At this stage, pwede kang magtanong ng mga gusto mong itanong regarding the house you want to build. Kung wala ka pa namang idea sa mga gusto mong gawin para sa bahay mo, pwede ka naman tulungan ni architect dyan. The idea is aalamin ni architect kung ano yung mga plano mong mangyari sa bahay na gusto mo. Parang getting to know each other stage ng isang relationship. Without the romance. Sa puntong ito, pwede mong sabihin kay architect lahat ng gusto mong mangyari sa bahay mo o in other words, you get to make a wish list. Teka, hindi ba dapat si architect na ang bahala sa design ng bahay ko? Bakit kailangan ako pa ang kailangan mag-isip para sa kanya? Good question. Yes, may punto ka. Ang tanong ko naman sa'yo, sino ba ang titira sa bahay mo? Hindi ba't ikaw? So palagay ko, okay lang na involve ka sa design process ng bahay mo. It makes it more personal. So, ang mga itatanong sa'yo ni architect ay, gaano kalaki ang gusto mong bahay? Ilang kwarto ang gusto mo? Ilang banyo? Kung may banyo ba sa kwarto? Ilang kotse ang gusto mong ipasok sa garahe mo? Gaano kalaki ang kusina? Ilang tao ang uupo sa dining area mo? Ilang tao ang gusto mong bisita sa living room? Anong size ng TV? May guest room ba? May outdoor garden ba? Swimming pool? Swimming pool na may slide? Gusto mo ba ng gazebo? Ilang floor? Second floor, third floor, fourth floor? Gusto mo ba ng elevator or escalator sa bahay mo? May paradahan ba ng helicopter? Basta, lahat ng wishlist mo, sabihin mo. Dami ba? Basically, the architect will just get your required spaces. Now, after discussing your wishlist with your architect, siya na ang bahala kung paano niya ito pagkakasyahin sa lote mo or sa property mo. Disclaimer,
The wish list is just a guide for the architect. It doesn't necessarily follow that all of it will be included in the final plans. Also, there are other things to consider when planning a house like the size of your lot area or yung laki ng lupa mo. Kung magkakasya ba lahat ng gusto mong kwarto sa limited space na meron ka. And also, the budget or how much are you willing to spend for the construction of your house. All of this information will be collected by the architect for his design proposal or the plans for your house. Step 3. You have the plan laid out. So let's say nagawa na ng paraan ni architect ang design ng bahay mo at nagkasundo na kayo sa final plan and design na gusto mo. At this stage, it is now up to the architect to finalize those drawings and produce complete architectural plans. At this point, hindi na lang si architect ang kailangan mo. Step 4. Getting engineers or allied services. By this time, kakailanganin na ni architect ng other allied services. Tulad ng structural engineer, electrical engineer, mechanical engineer, master plumber, or sanitary engineer. These allied trades will also be considered as your design consultants. And they would also help contribute to the designs of your house. So just to give you a briefing on what the other allied services does, the structural engineer will provide the structural design of your house. He or she will make sure that your house is strong and sturdy. In short, structural engineers make sure that your house will not break or collapse during and after construction. And then we have the electrical engineers, which is also another vital component in the design of your house. Electrical engineers are in charge of powering your house. Sila ang bahala kung paano pa iilawin ang mga ilaw sa bahay mo at kung paano mo isasaksak sa kuryente ang mga appliances mo. Si master plumber naman ang in charge sa mga plumbing works ng bahay mo. This involves water pipes para sa mga gripo ng bahay mo, kung paano magkakaroon ng tubig sa lababo mo, para sa mga waste materials na mga galing sa toilet or lababo mo, na didiretso naman sa septic tank kung saan naka-imbak ang So basically, that's all the consultants you need for the basic design of your house. In some cases na kailangan mo ng heavy equipment or machineries para sa bahay mo, you will be hiring a mechanical engineer. That's if you want to put or install escalators, elevators, or other machineries na kailangan sa bahay. Other trades may include a landscape architect kung gusto mong ipa-landscaping yung buong garden mo. An interior designer kung gusto mong medyo bongga ang design ng interior mo. Pero if basic house lang ang kailangan mo, then the other consultants that I mentioned are already enough. Step 5. Hire a contractor. So natapos na natin ang complete design ng bahay mo, mula sa architectural design hanggang sa structure nito. Yung design na yan, pwede mo nang ipa-cost estimate sa contractor na gusto mo. Ang trabaho naman ng contractor ay itayo ang bahay mo para malapit-lapit na ito sa katotohanan. General contractor usually ang term na ginagamit para sure ka na all-around contractor ito. Meron kasing specialized contractors na very specific lang ang mga services nila. So just to be sure, get a general contractor para wala ka na rin masyadong iisipin. After ma-estimate contractor ang design ng bahay mo, bibigyan ka na niya ng quotation. Now a good contractor would often discuss to you in detail the items that they put on their quotation. Remember, hindi biro ang gagastusin mo para magpatayo ng bahay. Kaya siguraduhin mo na naiintindihan mong mabuti ang mga presyong nakasaad sa quotation ng bahay mo. Once you've agreed to the final price, wala na bang tawad to te? Last price na ba talaga? Then we go to the next step. Step 6, processing building permits. Remember the drawings na pinagawa mo sa mga design consultants mo? They will then be printed out into blueprints. These blueprints will then be signed and sealed or signed and stamped by your architect, structural engineer, electrical engineer, and your master plumber individually. Normally, the processing of building permits are included in the quotation of the general contractor. The contractor can also be in charge of collecting certain documents that are required in the submission of the building permits. Now, all of these documents will be collected and submitted for the application of building permits. These documents will be submitted to your local city hall for building permit application. Madami pang paperwork involved sa pag-process ng building permits. Step 7. Construction. Once ma-approve na ang building permits mo from the city hall, pwede mo nang umpisahang ipatayo ang bahay mo. Finally, sa dinami-dami ng pinagdaanan mo, eto na, pwede mo nang ipatayo ang bahay mo. At this point, you would still need the help of your design consultants, since they will be checking if their designs were followed during construction. So every once in a while, they will visit the construction site for meetings and inspections. On certain construction milestones, the appearance of your design consultants is vital.
Pero normally, si contractor na ang makakaharap mo, or si foreman, or si project engineer during construction. These are people directly under the construction company. And finally, step 8, the turnover. Natapos na sa wakas ang construction ng bahay mo at pwede mo na itong tirahan. Siyempre, bago mo ito lipatan, lagyan mo muna ito ng muebles or furnitures. Para naman may mahihigaan at may mauupuhan ka sa loob ng bahay mo. Congratulations sa bago mong bahay! Dito muna magwawakas ang discussion natin tungkol sa topic na nasa title ng video na ito. What I have mentioned or discussed here are just major milestones that are included when you are planning to design or build your house already. Madami pang ibang detalye na i-discuss ko na lang sa mga future videos. And if you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe to this channel and share this with your friends. I will be doing more videos like this and many more. So see you again next time. So kung wala ka pang plano o design ng planong... hindi naman budget ang pag-uusapan natin dito. So sit back, relax, enjoy. Sit back.